zoos. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Sa araw na ito ng Martes, ikalabing anim na araw sa buwan ng Agosto. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DCJO, ang Spirit FM CMN, Baler Aurora. CMN Live! Nationwide. Ferdinand Pascual, magandang araw sa iyo. Hindi lang kami naging lugar sa solusyon na kakaharapin ng ating bansa pagdating sa agrikultura. Kasi kaming mga magsasaka, hindi kami yung nasa laylayan. Kami yung backbone ng ating bansa. Sinusulong ngayon na ng isang lady farmer mula sa Dingalan, Aurora, ang isang advokasiyang magbibigay ng mas mataas na pagtingin at pagkilala sa mga mamamayan na kabilang sa sektor ng agrikultura, hindi lamang sa bayan ng Dingalan, kundi maging sa lahat ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Maging kaagapan tayo ng ating pamahalaan. Sa pagtataguyod ng ating bansa. Yun ang gusto kong mabago. Malaki ang kumpiyansa ng lady farmer ng Dingalan na si Almira Almuete de Euna na sa pamamagitan ng vegetable fern o pako ay malaki ang magiging ambag nito kaugnay sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa nararanasang food crisis sa ating bansa. Hindi lang ito masarap, sir. Ito ay healthy. Sobrang nagtataglay ito ng mga essential nutrients na kailangan ng ating mga katawan. So, pagdating dito, ang ating bansa ay dumadanas ng malnutrisyon. Dadanas pa nga tayo ng food crisis. So, ang ina-advocacy ko, sir, na tayong mga taga-Aurora, particular dito sa Dingalan, tayo yung may klima na gusto ng halos ng pako. Tayo yung may klima na talagang the best sa pako. Ayun. Tayo yung mayroong pagkaing pako na pwede nating ihain, pwede nating i-share sa ibang lugar para maging bahagi tayo ng pagbibigay solusyon ng food crisis. Yun yung talagang ina-advocacy ko dito sa pako na to. Hindi lang yung basta ako kikita. Naniniwala din ang lady farmer na sa pamamagitan ng pako ay mas kikilalanin pa ang bayan ng Dingalan at buong lalawigan ng Aurora sa buong bansa na siyang dahilan upang umangat pa ang ekonomiya ng buong probinsya sa kabila ng nararanasang pandemya at iba't iba pang mga banta ng kahirapan. Motivation ko na, pipilit ko talaga to dahil gusto kong mabago. Wow, paku yan. Hindi yan paku lang. Paku yan. Ganon. Kasi sa nutritious pa lang, ay sa health benefits pa lang, panalo na tayo sa paku, sir. Tapos, sir, isa pa eh. Prone kasi dito, ang Aurora province kasi, especially sa Dingalan, ay prone tayo sa bagyo. Correct. Oh, yes. Sa totoo lang, isa sa mga pinaka na-obserbahan ko dito sa paku na to. Alam mo, sir, sumugal ako sa saging. Kaya hindi ako nakapag-aral ng college eh, dahil sumugal ako sa saging. Dumating ang bagyo, may nakatayong mga saging, pero hindi ko na napakinabangan. Hopeless na. So, ibig sabihin, siya yung pananim na pag wala lang bagyo. Okay, saging. Ganun din ang inyog. Nagre-recover din ang inyog eh, but once natatamaan ng bariyo, nagre-recover. Pero sa bakuran ko noon, noong 2018, isang species ng halaman na pagkatapos ng bagyo ay punong-puno ng pag-asa. Ayun. Paku yun. Ang paku, Sir Ferdy, ang tanging halaman, ang isa sa mga halaman na dumarami kahit walang bulaklak at walang buto. Ito kasi, itong paku kasi, Sir Ferdy, kung aaralin mo lang, ito ay simbolo ng pag-asa ng bagong henerasyon. Okay. So kung hindi kasi tayo kikilos, tayong mga nasa present, ano yung kakainin ng mga susunod na henerasyon natin? Hindi lang ito para pagkakakitaan ng mga magsasaka na katulad ko. Kumbaga ito ay, pwede tayong mag-innovate ng produkto mula sa pako. Pwede tayong mag-produce ng iba't ibang produkto mula sa pako para ma-share natin, lalo na sa pating Metro Manila. Ganun yung inaano ng advocacy. Okay. Kasi nung inuumpisahan ko, way back 2018, itong advocacy sa pako, talagang na-vision ko na. Meron kasi akong mission, vision, and goals. Ang vision ko dito ay balang araw magiging capital ng edible fern or pako ang Aurora province. Samantala, kinumpirma ng Department of Trade and Industry o DTI na suportado nila ang sinusulong na advokasya ng nasabing lady farmer mula sa bayan ng Dingalan dahil naniniwala ang naturang sangay ng pamahalaan na malaki din ang magiging ambag nito sa kalakalan at pangkabuhayan, partikular na ng mga magsasaka.
Gayun din ang Regional Organic Agriculture Congress ng Gitnang Luzon ay nagparamdam na rin ng suporta matapos ang ginawang pagkilala ng Aurora Provincial Organic Agriculture Congress sa advokasya ng nasabing Lady Farmer sa tulong ni Dinggalan Mayor Sherwin Taay at ng pamahalang bayan sa lugar. Mula sa DCJO Spirit FM Baler Aurora, ito si Ferdinand Pascual, nag-uulat para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Ferdinand Pascual mula naman sa CMN Baler Aurora. Samantala sa karagdagan pa nating mga balita.